upang magawa nilang indyanin ang mga babaeng pinangakuan pa naman nila ng kasal. Sa simbahan ito sa Cebu, alap telenovela ang at sa mismong araw pamantin ng mga puso, nagsampa sa Cebu Regional Trial Court ang babae ng kasong moral damages laban sa kanyang runaway groom. Ang damages sa restaurant, paborito raw siya ng kanilang mga customer. Magaling daw kasi ang kanyang sales form. At ang busay niyang ito, ginagamit din daw niya para mahulog sa kanya ang mga babae. Hindi na raw niya mabilang kung ilan ang kanyang mga naging karelasyon. Sa kabila nito, kailanman hindi pa rin daw sumasagi sa kanyang isipan na magpatali. Gusto ba mag-ingin nata? Enjoy na muna. Ako na tanong at... And I did it. Champion ako niyan. Pero ibahin niyo si Norman. Puan na nila. Ang kanila. One and only. Habang ang mga lalaki, mas siseryoso raw sa mga kasintahan. Matagal bago magsawa sa buhay binata. Kaya naman ang iba, napag-iiwanan sa biyahe. Dapat sa simbahan daw ang hantungan. Yun nga lang ang ilan na uuwi sa demandahan at kabiguan. Pero sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa, may pag-ibig.